practice, 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 practice. Maraming practice ang kailangan. Hola everyone! Welcome back to my channel. So in today's video, magbibigay tayo ng tatlong tips for the incoming freshmen na gustong mag-study ng civil engineering at magagamit din ang mga tips na to para sa mga current students na nag-civil engineering. So before that, shoutout muna tayo kay Lester M. Zamora, na shoutout rin kay T. James TV. Ang mga niche ng vlog niya ay cooking. So, sa mga mahilig magluto at especially sa mga mahilig kumain dyan, so, T. James TV. So, halina at umpisahan na natin. Tip number one, practice, 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 practice. Maraming practice ang kailangan mo. Kaya na ng saying, practice makes perfect. Pero, hindi naman all the time perfect talaga. Ang ibig kong sabihin sa mag-practice na mag-practice is kailangan mo mag-solve ng maraming beses para mas maintindihan mo yung discussion ng lesson nyo. So hindi importante na memorize mo yung formula. Ang dapat mong isaisip is kunin mo yung principle at yun yung gagamitin mo sa pag-practice ng pag-practice. So, solve ng solve ng solve ng problem lang. Kasi ito ang lagi nyong tandaan, hindi importante na mag-memorize, kailangan intindihin nyo yung principle. Principle. So, back talaga tayo sa principle, principle. Tip number two, tiwala sa sarili. So, pinaka main asset mo talaga is iyong sarili. So, kung wala kang tiwala sa sarili mo na kaya mong maging civil engineer, eh hindi ka talaga magiging civil engineer. So, in the first year ka pa lang, dapat may tiwala ka na sa sarili mo na kaya mo to. Isa kasi ito sa nakakapag-motivate sa sarili natin na kaya natin ang lahat. Kahit anumang problema ang dumating, problema sa exam, ano bang, kasi pag college may problema sa financial, problema sa emotional, problema sa physical, halos lahat ng aspect ng problema. So kung may tiwala ka sa sarili mo, ito yung nakakapag-motivate na magpatuloy ka sa pag-study ng civil engineering. Isa rin sa tandaan natin na pag may tiwala tayo sa sarili natin, may tiwala rin tayo sa mga nagtitiwala sa atin. So, ito yung mga tinatawag na naging inspirasyon natin. So, inspirasyon natin ang family natin. Kasi ito yung kasi yung ano ng, para ma-achieve natin yung goal natin. So, may tiwala ka sa sarili mo. So, hindi lang tiwala sa katabi mo during exam ang kailangan mo dito. Dapat, may tiwala ka sa sarili mo. Tapos, huwag mong sanayin ang sarili mo na mag-copy ka sa classmate mo, sa katabi mo during exam. Huwag mong sanayin yun. Kasi pag board exam, wala kang kakopyahan. Sarili mo lang ang pagkakatiwalaan mo. Tip number 3, magdasal. So, magdasal tayo sa Panginoon natin. Nagabayan tayo sa lahat ng gagawin natin. Bilang sa school, kundi pati na rin sa pamilya natin, sa buhay natin sa bahay, kahit saan man tayo maglakad, pumunta, o kahit saan, dapat need natin ang gabay ng Panginoon. So, kung walang Panginoon, wala rin tayo. Wala tayo sa sitwasyon na ito. Wala tayo sa kinatatayuan natin. Hindi ka nakapag-study ng civil engineering. Kaya, need mo ang gabay ng Panginoon. Kaya, huwag mong kalimutan na before matulog, magdasal ka talaga. Yan yung tip. So, sana may natutunan kayo at ma-apply nyo yung kahit isa or dalawa ba sa tip na ibinigay ko. Yung tip na ibinigay ko is pinaka-basic na yon na dapat mong tandaan
kung gusto mo talagang maging civil engineering. So, tibayan ang loob, magtiwala sa Panginoon, at kaya mo yan. Recap tayo sa tatlong tips. So, first is practice, 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 maraming practice. Second is tiwala sa sarili mo. Third is magdasal sa Panginoon. So, sana may natutunan kayo at sa mga di pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga ipopost na videos. So, see you on our next vlog! Bye!